Chairman TV. Weather update. Global warming. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po yung latest update natin para po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Odette. As of 7 a.m. ngayong umaga, no, si Odette nga po ay nasa layong 746 kilometer sa east of Hinatuan, Surigao del Sur. Ito nga po ay mas lalong lumakas pa. Tinataglay na nga po nito yung 110 kilometer per hour. Malapit po yan sa gitna at may pagbugso nga po na aabot na 135 kilometer per hour. Kumikilos nga po ito ng west-north o westward sa bilis na 25 km per hour. Kung mapapansin nga natin, ano, yung laki nitong nasabing bagyo ay umaabot na nga po yung kanyang kaulapan dito nga po sa may parte ng Eastern Visayas and sa may Caraga at Davao region. Ito nga pong nasabing bagyo ay may posibilidad nga po, no, yung landfall scenario at nagbago nga po yung kanyang direction. Yun nga po yan sa ating Japan agency. So check nga po natin yung kanyang forecast track. Mapapansin nga po natin na bahagya nga pong bumaba ng konti itong forecast track nating bagyo. Mamaya nga pong alas 2 ng hapon, ito nga po ay may posibilidad na maging isang typhoon na category na aabot na nga sa 130 km per hour. At pagdating naman po, no, ng Thursday ng alas 2 ng umaga, ito nga po ay mas lalakas pa na abot ng 150 km per hour. At ito nga po ay bago magkaroon ng landfall scenario, ito nga po ay mas nag-i-intensify pa at aabot nga po ito ng 165 km per hour. At tatawirin niya nga po ang bahagi ng Visayas, dadaan po yan dito sa may Cebu City, papunta po yan dito sa may Bacolod, na typhoon category pa rin po, no, na abot ng 155 km per hour. At ito nga po ay lalabas ng landmass ng Visayas at dadaan ng Palawan as typhoon category na 165 km per hour. Kung makikita natin, ano, sa zoom view ng ating forecast track, ito nga po yung mga posibilidad na daanan nitong nasabing si Bagyong Odette. Ito nga po ay dadaan, mapapansin natin dito yan, dediretso sa may Cebu at dediretso yan sa may patungong Bacolod at dadaan po yan dito sa may Sulusi at mahagip nga po yan yung parte ng ating taytay dito sa Palawan. Inuulit nga natin, ano, yung diametro nitong bagyo na to ay aabot po yan hanggang dito sa may Tacloban at dito po sa may Mindoro province aabot din po yan at hanggang dito po sa may parte ng Mindanao. Itinaas na nga po ng signal number 1 ng bagong pag-asa, DOST, na ang Northern Samar, Samar Eastern Samar sa may Biliran, sa may Leyte, Southern Leyte, sa Dinagat Island, sa Camotes Island, na Cebu, nakataas na rin po ang signal number 1, maging sa may Bohol, nakataas na rin po ang signal number 1 sa may Bantayan Island, at dito naman po sa may Surigao del Norte, nakataas na rin signal number 1, sa Camaguin, sa Agusan del Sur, Surigao del Sur, Misamis Oriental at sa Agusan del Sur. Nakataas nga po ang signal number 1 sa mga areyang nabanggit na may shade ng kulay blue. Ito naman po yung forecast track ng ating bagong pag-asa. Kung mapapansin nyo nga po, hindi sila nagkakalayo ng Japan agency, no? Halos parehas nga po na by mamaya nga po ng hapon ay magiging na itong typhoon category at tatawirin niya nga po ang Visayas area at lalabas nga po yan dito sa Sulusi as typhoon category at dadaan po yan dito sa may Taytay sa may Palawan as typhoon category. Check naman natin, no, yung ating advanced weather forecast kung saan nga yung patungo nitong bagyong ito. By December 16, mapapansin nga po natin na ito nga po ay nag-i-intensify pa at nakaka-apekto na yung kanyang kaulapan sa malaking bahagi ng
Visayas. At pagdating ng December 16 ng hapon, ng alauna, ito nga po ay mas malapit na yung sentro sa landmass ng Visayas at yung kanyang diametro o yung kanyang kaulapan ay nakakaapekto na sa may Bicol region. Dito po sa malaking bahagi ng Visayas at umaabot na po yan hanggang dito po sa Cagayan de Oro and Davao dito po sa Mindanao. By December 17, mapapansin nga po natin na ito nga po ay dadaan na dito sa may Cebu City. At pagdating naman po ng December 17 ng hapon, ng alauna ng hapon, ito nga ay posibleng nakatawid na o nakalabas na ng landmass ng Visayas at ito'y patungo na dito sa may Palawan. At pagdating ng December 18, mapapansin nga po natin yung pinakasentro niyan ay kalalabas pa lamang ng landmass ng ating Palawan. At pagdating naman ng alauna ng hapon ng December 18, ito nga po ay patuloy ng lalabas ng ating bansa at mapapansin nga po natin ano, na makakaranas po ng mga pag-ulan dito sa may Metro Manila, maging dito po sa extreme Northern Luzon, at maging sa may Palawan. At mapapansin natin ano, bubugso po ang amihan sa darating na December 18. At pagdating po ng December 19, yung ating bagyo ay patuloy na lalabas ng ating bansa at makakaranas pa rin po ng pag-ulan ng Northern Luzon, Extreme Northern Luzon dahil po sa pagbugso ng amihan. Sa ngayon po, ito pa lang po ang available data natin para po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Odette. Manatili po tayong nakatutok no, sa ating advanced weather forecast para po sa mga pagbabagong pagkilos nitong nasabing bagyo. At sana po ay nakaredy na yung ating mga kababayan na posibleng daanan nitong si Bagyong Odette. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.